Suki na ako sa pagbili ng kwintas ng sampagita ng isang batang nagtitinda nito. Isinasabit ko kasi sa harapang salamin ng aking owner type chip na minamaneho. Tulad ng araw na iyon, inaabangan na ako ng batang aking binibilhan nito sa kanto na madalas kong daanan. Subalit may napansin akong kakaiba sa nabili kong kwintas ng sampagita. May mumunting uod ito sa mismong talutot nito. Noong una, hindi ko na ito pinansin. Pero nung mga sumunod na pagbili ko, ay palaaging ganoon. Bunga nito, inusisa ko na ang batang nagtitinda. Saan mo ba hinahango ang paninda mong kwintas ng sampagita? Tanong ko sa kanya. Kay Mang Dado ho, sir. Tugon nito. Hindi mo ba napapansing laging may uod ang ibinebenta mo sa aking sampagita? Uod, sir? May pagkagulat niyang sabi. Oo, tulad nitong ibinenta mo sa akin. Pinakita ko sa kanya ang kwintas ng sampagitang nakita kong may uod. Tinignan naman ito ng bata. Sir, wala naman ah. Ano ito? Anong wala? Pinagmasdan kong mabuti ang talutot ng sampagita, pero wala nga akong nakita. Pero kanina ay kitang-kita ko na nagkikiwala ang mumunting uod diyan. Medyo napahiya tuloy ako sa batang binilhan ko. Baka isipin itong niloloko ko siya, kaya umalis na lamang ako. Muli kong isinabit sa harapan ng aking jeep ang kwintas at nagpatuloy ako sa pagmamaneho. May nalaglag sa braso kong mula sa bulaklak ng sampagita at halos mandiri ako sa aking nakita. Mumungunting uod ito at kikiwal-kiwal. Itinapon ko agad sa labas ang sampagita. Nang sumunod na araw, bago ko kinuha sa bata ay sinuri ko munang mabuti kung may uod nga o wala ang kwintas ng sampagita. Binayaran ko lang ito nang masiguro kong malinis at sariwa ang bulaklak. Subalit laking pagtataka ko dahil nasusumpungan ko na lamang muli itong inuuod. Dito na ako nahiwagaan sa nangyayari, lalo't higit nang amuyin ko ito at halos maduwal ako sa kalansahan. Imposibleng iba ang nakikita ko at nakikita mo, ganun din ang naamoy mo, Perez. Kausap ko ang kasamahan kong pulis habang nasa presinto kami. Wala naman talaga ako nakikitang uod sa pinakita mo sa aking sampagita, Hector. Ordinaryo din ang amoy nitong karaniwan na sa sampagita. Hindi ko na ipinilit kay Perez ang nakikita kong obserbasyon sa hawak kong sampagita. Kaya tulad ng mga nauna, sa basurahan ko na lamang itinapon ang bulaklak. Sinubukan kong hindi nasasuki kung bata bumili ng bulaklak. Sa isang dalagitang nagtitinda naman ako bumili, pero tulad ng dati, malansang amoy ko sa bulaklak na nabili ko at kinakitaan ko rin ito ng mga uod. Habang nasa presinto ako at pinag-aaralan ng isang kaso ng murder na isinampa sa isang wanted ng kriminal, kung bakit pumasok sa isipan ko na puntahan mismo hinahanguan ng mga sampagita vendor na sampagita farm. Madali ko namang natuntun ito sa tulong na rin ng mga batang nagtitinda nito. Ayun ho ang taniman ng sampagita, sir. Anang isa sa akin habang itinuturo isang malawak na lupang may mga nakatanim na sampagita. Nagpakilala ko sa may-ari nito na si Diosdado. Sinabi ko sa kanya na regular buyer ako ng sampagitang itinitinda ng batang humahango sa kanya. Salamat naman ho sa pagtangkilik ninyo sa mga paminda ko, sir. Tugon niya. Kaya lang, nagtataka ako kung bakit hindi yata mabango ang bulaklak sa farm mo saka may uod ito. Suminghot singkot ako at napansin kong malansa nga ang pang-amoy ko sa kapaligiran. Hindi nakakibo si Diosdado sa hayagan kong pagpuna at pamimintas sa kanyang sampagita farm. Napansin kong medyo asiwa din siya sa presensya ko at pakikipag-usap sa kanya. Bilang isang pulis, marunong akong bumasa sa galaw at kilos ng isang tao, kaya pag alis ko sa sampagita farm ni Diosdado, may konting hinala nang nabubuo sa aking isipan. Parang takot siyang hindi ko mawari. Halos katulad ng karakterisis na isang taong lumalabag sa batas o may ginawang masama, na isa loob ko. Inalam ko ang background ni Diosdado. Ayon sa aking impormante, may sawa ito pero walang anak. Sobra raw seloso nito sa asawa kung saan madalas hiyain at sakta ng kanyang misis kahit sa harap ng ibang tao. Bata pa siguro ang asawa niya, tanong ko. Opo, pagkakaalam ko ay 15 anyos ang tanda niya sa kanyang asawa.
tugon ng impormante. Bukod doon ay wala na akong nakuha pang impormasyon tungkol kay Diosdado. Sino ba yung Diosdado na yan na mukhang interesado kang malaman ng background? May kaso ba yan o may ginawang illegal activities? Usisa sa akin ni Perez. Wala naman. Duda lang ako. Huwag yan ang intindihin mo, Hector. May kasong idunog sa atin ng isang ginang. Missing daw ang mister niya at may ilang araw nang hindi umuwi sa kanila. Natatakot siyang may masamang nangyari na sa asawa niya. Isang larawan ay pinakita ni Perez sa akin. Kinuha ko ito at pinagmasdan. Ano bang trabaho nito? Ahente daw ng isang insurance company. Nagpakalat kami ng mga larawan ng lalaki sa iba't ibang presinto na nakasasakop sa lugar na iyon upang maipormahan ang mga kasamahan naming pulis tungkol sa nawawalang lalaki. Maging sa TV at radyo ay nimpormahan na rin ang misis ng lalaking nawawala at nalahathala na rin sa dyaryo ang kanyang larawan. Naparaan ako isang gabi sa Sampaguita Farm ni Diosdado. Dito kasi ako nag-shortcut patungo sa isang barangay na pupuntahan ko. Dahil kawayang bakod lamang nakapaligid sa farm, tanaw ko ang kalawakan nito. May nakita kong isang babae na nakasuot pantulong na nalalakad sa loob ng farm. Siya siguro ang asawa ni Diosdado, nais sa loob ko. Hindi ko na sana papansinin ito, pero bigla akong nakarinig ng isang malakas na sigaw mula doon. Paglingon ko ay di ko na nakita ang babae. Instinct na sa tulad kong pulis na mag-umisa ng aking naririnig lalo't sigaw iyon na animo na sinasaktan. Bumaba ako ng jeep para lumapit sa farm pero si Diosdado nang natanaw ko na lumabas ng bahay. Ikinagulat niya ang presensya ko at halata ko iyon sa kilos niya. Bakit ho, sir? Nginig ang boses niyang tanong sa akin. Sinabi kong may narinig akong sigaw sa loob ng kanyang bakuran na itinanggi naman niya. Hindi ko na ipinilit ang sa akin at aalis na sana ako pero bigla akong naisip itanong sa kanya ang kanyang asawa. Nasa probinsya po ng biyanan ko, nagbabakasyon, tugon niya. Pagalis ko, duda na akong nagsisinungaling siya. Hindi naman ako maaring magpilit pakialaman siya dahil baka sabihin niyang hindi ko dapat pakialaman kung nag-aaway man sila ng asawa niya. Minsan ay inabangan na naman ako ng suki kong bata nang titinda sa akin ng kwintas ng Sampaguita. Inaalok niya ako ng kanyang tinda, pero tumanggi ako. Sige na sir, sariwa ho at mabangon sa pagita ko. Aniya nang may paniniyak. Napilitan na rin akong bumili. Paglapit niya sa kinauupuan ko, natanaw niya ang litrato ng ahenteng nawawala. Nakaipit kasi ito sa likod ng harapan kong salamin. Kilala ko ho yung nasa litrato. Anito sa akin. Bakit? Nakita mo na ba siya? Usisa ko. Noon ho. Pero ngayon ay hindi na. Saan mo siya nakikita? Madalas ho noong kausap ni Aling Tess yan. Sinong Tess? Asawa ho ni Mang Diosdado na may Sampaguita Farm. Pinagseselosan nga ho niya yan dahil naririnig ko na pinagbabawalan siya ni Mang Diosdado na kausapin ng lalaking yan. Dahil reported na missing ang hente kung saan idinulog ito sa presinto ng kanyang asawa, kailangan gumawa ako ng pagtatanong sa mga taong nakakakilala dito. Nagtungo akong muli sa farm ni Diosdado. Tulad ng dati, ay asiwa ito at hindi komportable sa aking presensya. Hinahanap ko ang kanyang asawa at nakiusap sa kanya na kung maaari makausap ko ito para matanong. Sir, sabi ko naman sa inyo, nagbabakasyon sa probinsya nila ang misis ko at wala dito. Tugon niya. Pero may babae akong nakita dito nung magkita tayo kagabi. Sino yon? Baka yung katulong ko, sir, si Ana. Tinawag ni Diosdado ang katulong niyang babae. Nang makita ko ito, nasisiguro kong hindi yun ang babaeng nasa bakuran niya. Mataba ito, gayong slim at magandang hubong ng katawan ng babaeng natanaw niya. Kinumpirma rin ang katulong ni Diosdado sa akin na wala nga doon ang asawa nito at nasa probinsya.
Dahil dito, naghinala na ako ng masama. Hindi magsisinungaling si Diosdado kung walang dahilan. Maaring kasabwat ito ang katulong na babae para magsinungaling sa akin. Gabi, pumarada ako sa di kalayuan sa Sampaguita Farm ni Diosdado. Nagmanman ako. Langhap ko ang amoy ng sampaguita sa aking kinaroroonan. Ewan kung bakit may halong lansa sa pag-amoy ko ang bango ng sampagitang iyon. Nakakadalawang istik pa lamang ako ng sigarilyo na nahihit-hit. Nasulyapan ko na ang babaeng una kong natanaw sa loob ng farm kamakalawa ng gabi. Agad akong bumaba ng jeep at nagmamadaling lumapit sa farm. Umakyat ako sa bakod na kawayan para pumasok. "Mrs., pwede ko ba kayong makausap?" sabi ko sa babae na nakatalikod sa akin. Nanindig ang balahibo ko dahil sa halip na sagutin ako ng babae, bigla itong naglaho sa aking paningin sa mismong gitna ng mga nakatanim na sampagita. Hinawi ko ang lugar kung saan siya naglaho at halos masuka ako sa pandidiri nang makita kong sa mga puno ng sampagitang nakatubo sa lupa ang sangkatutak na uod na kumikiwal-kiwal, gumagapang patungo sa mga sanga at pinakatalutot ng bulaklak. Kinabukasan, nagulat si Diosdado nang pumasok ako sa loob ng kanyang farm kasama ang dalawang lalaking may dalang piko at pala. Sinabi ko ang aking intensyong maghukay sa mismong taniman niya ng sampagita. Namutla si Diosdado pero nagmatigas ito na di kami papayagan. Hiningan kami ng kaukulang dokumento para sa gagawin naming pagsisiyasat. Ipinakita ko sa kanya ang kaukulang search of warrant na dala ko. Hindi na siya nakakibo. "Masisira ang taniman ko ng sampagita sa gagawin ninyo," aniya na nagpahayag pa rin ang pagtutol. "Ano mang damage na malikha namin ay titiyakin kong mababayaran sa iyo, Diosdado," tugon ko. Hindi pa kami nagsisimulang maghukay sa lugar na itinuro ko sa mga kasama kong lalaki, bigla nang tumakbo patakas si Diosdado. Hinabol ko siya. Nang abutan ko ay nanlaban siya kaya nagpambuno kami. Napilitan akong pusasan siya dahil sa kanyang bayolenteng aksyon. Tama ang hinala ko. May tinatagong krimen si Diosdado sa mismong Sampaguita Farm niya. Wala na siyang nagawa kundi aminin ang nagawa niyang pagkakasala. Nahukay namin sa taniman niya ng sampagita ang dalawang naaagnas na bangkay ng tao. Ang misis niya ang isa at ang nawawalang ahente naman ang ikalawa. Ayon kay Diosdado, nahuli niya sa akto ng pagtataksil ang asawa niya kasama ang ahente. Pinatay niya ang mga ito at para maitago ang ginawa niyang krimen, sa mismong Sampaguita Farm niya ito inilibing. Suki pa rin ako ng batang nagtitinda ng kwintas ng Sampaguita. Sa pagkakataong ito, nanumbalik na ang amoy para sa akin ng bulaklak. Mabango na ito. Wala na ring uod akong nakikita. Sa tingin ko ay kasing linis ng kristal ang talutot nito. Ngayon ko napagtagni-tagni ang mga naganap sa akin. Marahil sinadya ng pagkakataon na maobserbahan ko ang mga uod sa sampagita para ilantad ang isang karumaldumal na krimen. Sadya rin sigurong nagpakita sa akin ang kaluluwa o multo ng asawa ni Diosdado upang mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay.